Magandang tanghali or hapon, umaga. Saan naman tayo sa mundo, mga kababayan? Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol po sa Bataan Nuclear Power Plant. At marami naman yung mga naririnig natin na kontra sa BNPP. Bakit kaya? Porque ba si BBM ang nanalong presidente? Binuksan naman yung usapin na yan. Ayaw nyo ba mga kontra dyan ng Bataan Nuclear Power Plant? Ayaw nyo ba na magiging mura ang kuryente natin dito sa Pilipinas samantalang napakamahal ngayon? Kasi ang sabi nga ni BBM, mga kababayan, na pag naging mura ang kuryente dito sa Pilipinas, dadami po ang trabaho. Yan dapat ang intindihin nyo, mga kontra sa Bataan Nuclear Power Plant. Bababa ang kuryente, gaganda ang ekonomiya dahil mura ang kuryente. Nakita naman natin na ang South Korea, napaganda ang ekonomiya dahil mayroon silang nuclear power plant. Pilipinas, wala. Kaya yun, kulilat tayo sa Asia ngayon, mga kababayan. Kaya pakinggan natin itong video ito kung bakit kailangan natin magkaroon ng nuclear power plant. Maraming salamat po. Again, George Sir Vlogs. Pag-subscribe at saka pag-share at saka magbigay ng opinion. Ang gustong mangyari, huwag ituloy. Kontra sila. What? Lagi man kayong kontra noon pa, the same group. Eh, chinig ko eh. Sabi ko, anong grupo to? Ay! Mga scientist, mga kababayan daw sila, pero more on politics sila. Hindi man scientific talaga yung focus nila, kundi political. Lahat ng mga pwedeng makatulong sa pag-unlad ng ating bayan, ayaw nila. Alay doon sa... Alam na ninyo kung sino yung laging anti-government? Yan. Lalo, ang nanalo, mga kababayan, si President Bongbong Marcos. Yung Bataan Nuclear Power Plant po, gusto nila tuluyan lang na ipabulo. Yung mga ugali ng mga taong ito. Ito ngayon ang kwento. Huwag nating papatulan, mga mamamayang Filipino. Huwag ninyong paniniwalaan ito, mga sinasabi ng mga so-called scientist ninyo. Baka scientist kayo eh. May mga science kayo. Yung mga highly industrialized countries sa buong mundo, nuclear powered sila. Anong inaangal ninyo? You see, until today, yung Amerika, buhay pa man. Yung Russia, yung nadali ng Chernobyl, sa Ukraine, okay pa man. Oh, ngayon, durog na dahil sa Russia-Ukraine conflict, hindi man sa nuclear nuclear power plant, kundi yung mga bomba. You see? Yung South Korea, naumusan tayo. Nuclear power na sila. Sila nga yung gustong tumulong sa atin. Tapos, kontra kayo. You see, yung mga ugali ng mga taong ito. Antiquated Bataan nuke plant won't solve power crisis, sabi po ng mga scientists daw. What? A group of scientists, engineers, and science and technology advocates countered the claim of President-elect Ferdinand Marcos Jr. that the mothballed Bataan nuclear power plant would solve the country's energy crisis and make way for rapid industrialization. So, mas magaling kayo. Tingnan natin kung tama yung position ninyo at belief ninyo. O bakit yung mga, sabi ko kanina, yung mga highly industrialized nations, nuclear powered sila. They have their nuclear power, not only for ang tawag dito, electricity generation, kundi pati yung military. Military
Nuclear? Buhay pa sila? Buhay pa. Hanggang ngayon, buhay pa sila. At sila yung mga magagaling na bansa. Ngayon, sana nakalinya na tayo sa kanila. Nauna tayo rito eh. Sa Southeast Asia, ngayon, yung South Korea, naunahan pa tayo. Yung India, naunahan pa tayo. Yung China, oh, tingnan na ninyo ngayon yung China. You see? Kasi, naniwala kayo sa kung ano-ano mga kwento. Ang grupo ito kasi funded ng mga international. Gusto nila po na tayo would remain as consumer only. Ayaw nila na tayo maging producer, highly industrialized country. Kasi pag naging highly industrialized country tayo po, hindi na tayo pwede nilang utuhin, madiktahan. Pag mayaman ka po, ang mayaman siyang nagdidikta. Tama, mali. Kaya inilumog nila tayo sa utang. Utang po ito. Hindi man natin nagamit. Hindi ko sinabi yung pag-utang masama. Pero yung inutang mo sana, nagamit. Ito, pinabulok po nila. Hindi ginamit. Hindi pina-operate ni Kurikong. So, nabulok. Ngayon, gustong i-revive ni Bongbong Marcos kasi may nagka-interes na gustong tumulong, kinontra na naman po nitong mga. Sasama talaga namang ugali ninyo. In a statement on Tuesday, the non-governmental organization AGHAM Advocates of Science and Technology for the People said that in singling out nuclear energy technology as a means to resolve the power crisis, Marcos Jr. denies the fact that the BNPP is already antiquated, faulty, dangerous, and has served as a milking cow for corrupt practices. What? Bakit? Di na pwedeng tingnan muna? In fact, yun ang sinasabi ninyo, antiquated. Eh bakit yung South Korea gusto niyang tingnan? Baka niya pwede pa. Kung hindi niya hindi na pwede, then pwede namin kayong tulungan kung paano magkaroon ng bago. Mali yun. O, tinignan ko, anong grupo itong AGHAM? O, ito siya. The same mga grupo po na laging kontra. AGHAM Advocates of Science and Technology for the People, non-government organization. Ang sabi rito, Scientists Unite, Stand for Democracy and Social Justice. Same group. Makibaka, huwag matakot. Maniwala kayo dito mga NGO. Most of these NGOs, mga kababayan, yan ang ginagamit ng mga powerful interest para kontrahin yung mga patakaran ng gobyerno, especially dito, hindi man lang dito, kahit sa ibang bansa, ganon, disrupt government and give way to the, alam na ninyo, to the new world order. Kung hindi ko pa kayo kilala, so kontra kayo, kasi baka magtagumpay si Bongbong Marcos, hindi na ninyo matanggal ang pamilya Marcos sa pamumuno dito sa ating bansa. Iyon ang fear ninyo. Iyon ang mismong sinabi ni Kurikong eh. Kaya hindi niya ginamit yung BNPP kasi ang maaalala daw si Marcos, sinacrifice niya yung future. Nakiusap po, nagminsahe si Apolacay, ang pagkiusap po niya kay Mrs. Marcos, ayan, mag-operate niya ito kasi makakatulong siya sa pag-unlad ng ating bansa. It was rejected, mga kababayan. Kasi ang maaalala, very selfish, ang maaalala daw, Marcos. The group said the liberalized policy implemented in the 1990s allowed for privatization of energy facilities, which then increased electricity costs and led to unstable power supply. Oh, tanong ko sa inyo. In 1990s, sabi ninyo, sino yung nakaupo noon kung hindi mga dilawan? Kayo yung privatize? Yung mga allies ninyo? Kaya lugmok tayo? Lahat ng power plants, privatize, bininta ninyo, pati yung Napocor,
in GCP na ngayon, controlled by private interest. Kaninong policy yon? Kung hindi sa mga kaalyado ninyo, sa sinusupport ninyong personalities, mga dilawan. You see, the policy that Agham was referring to was the Electric Power Industry Reform Act, which allowed private companies to build and operate energy facilities. O bakit? Si Marcos ang may pakana niyan? Sino ang may pakana? Your allies. The dilawans. Kakulay ninyo. Agham said, adding that the same case would happen should the next administration refurbish the BNPP. Nag-conclude agad kayo. Ang objective po ni Bongbong Marcos, maisaayos ang problema natin, ayusin ang problema natin sa energy requirement. And we have that facility na in-establish ng kanyang tatay, pinabulok ng mga dilawan. And this time, may nag-offer sa kanya. Natingnan uli, baka pwede pa. Anong problema niyo doon? Irresponsible ba si Bongbong Marcos? Para ipahamak tayo dito sa Pilipinas? At ilubog tayo na ang kanyang motibo, ang kanyang agenda, ibangon tayo? At ito, pag nangyari ito at safe siya, safe naman siya, after a thorough study, then magkaroon tayo ng rapid industrialization kasi that is, the number one requirement, the energy supply na mura, the power supply na mura, at ang nuclear power, mura siya. Kaya nga yung mga bansa na yumaman, nuclear power sila, naintindihan ninyo, Agham? Agham nga kayo, pero ang doktrina ninyo sa sa buisit? Doktrina ng mga ayaw ng progreso para lagi silang relevant. Magiging irrelevant kasi kayo mga pagkontra-kontra ninyo sa gobyerno. Magiging irrelevant kayo pag ang gobyerno ni Bongbong Marcos nagtagumpay. Di ba? Just like other countries, naging irrelevant yung mga nasa oposisyon, yung mga Malaysia po. Walang ganito. Sa Malaysia po, sige lang ang hanap buhay nila. Sige lang ang trabaho nila doon. O tingnan ninyo, natalo pa tayo dito. Ang iingay ng mga tao. Kung ano-anong grupo, lumilitaw. Funded ng kung sino-sinong